ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang na nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawa ng Biyananiyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mahabang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" Sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaak at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. "Naririnig ko ang daing ng aking bayan, at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa paraon
upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino po akong haharap sa paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alaala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahanga-hangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Tumayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Kay gandang alamin ang kalooban ng isang bata. Una sa lahat, ang isang bata ho ay bukas ang pag-iisip. At dahil bukas ang pag-iisip nito, kung ano ang ituturo sa kanya, siya niyang madaling matutunan. Kaya
pagka may bata po at binigyan ng pagkain o ng laruan, ano po ang sasabihin kagad ng magulang niya? Oh, ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Tinuturuan yung bata, ang sasabihin ng bata ay salamat po. No? Salamat po. Kaya makikita natin dito sa ebanghelyo natin ngayon na si Jesus, no, ang poong Nazareno, ay naturuan ng mabuti ni Maria at ni Jose. Marunong siya kagad magpasalamat. So hindi nadalangin ganya sa Ama sa Langit, no? Pinasasalamatan kita. Itinago mo itong mga karunungang ito sa mga nagmamarunong, kundi ipinahayag sa mga bata. Dahil katangian ng isang bata ang parating bukas ang loob, no? Bukas ang kanilang isipan at madaling maturuan. Isa pa po sa mga kagandahang asal ng mga bata ay madaling magtiwala. So kung babalikan po natin ngayon yung ating unang pagbasa, si Moises ay nag-aalaga lang ng kawan ng biyanan niyang si Jethro. So, nakasalamuhan niya, naengkwentro niya ang Diyos, at binigyan siya ng misyon, no? Pumunta ka sa Ehipsyo, kausapin mong paraon, at ililigtas mo ang aking bayan. Mula sa pagiging tagapag-alaga ng kawan, magliligtas si Moises ngayon ng isang bayan. Napakalayo sa trabaho at araw-araw na ginagawa ni Moises. Nakakatakot. Subalit makikita natin ang attitude ni Moises, no, bilang bata. Nangangamba siya. Parang hindi niya kayang gawin yung pinagagawa sa kanya ng Diyos. Subalit makikita natin yung assurance ng Diyos dito sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Gayun din tayong pumupunta dito sa Basilika, sa Dambana ng Mahal na Nazareno, parati nating inilalapit yung ating mga krus, mga pasanin sa buhay. At parati nating nasasabi minsan eh, Panginoon, hindi ko na ho yata kaya. Huwag ho kayong mag-alala, kasi sinasabi rin ho ng Diyos ang sinabi niya kay Moises. Sinasabi rin ho sa bawat isa sa atin, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Sa pagpapatuloy po ng misa nating ito, hilingin natin ang biyayang maging bukas, bukas ang ating loob sa salita ng Diyos, at handang sundin siya at tuluyang magtiwala sa Kanya dahil hindi niya tayo pababayaan. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian ng mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng Kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa Kanyang mapagmahal na kalinga. Ang ating pong itutugon, Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan, naway bigyan na higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga namatay, naway magkaroon ng kasiyahan
sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Tahimik nating ipanalangin ang intensyon ng misang ito, pati na rin ang ating mga intensyon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinakita sa amin ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinilugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinababago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala at sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ating pong dasalin ang itinurong dasal ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat.
Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan sa iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati